Okay. Good afternoon, class. So, ayun, ang dami. So, the demo ko ngayon is paano natin gagamitin si Visual Basic para makagawa tayo ng grading system. Okay. So, anuin ko lang to. Mag-open muna ako ng standard.exe. So, naparami yung open eh. So, kailangan muna natin ng frame para kay written works. So, alam naman natin si written works, tama? So, written. Sabi sa written works nyo, meron daw siyang 40%. 40%. Tapos ang ating, ah hindi, 30% lang pala itong written nyo sa pag-CHS. Tapos ang performance task naman natin is 70%. Ganito lang. Dalawa lang yung component. Isang written, isang performance. So, lagay ko lang sa caption. Performance task. Lagay ko na lang dyan is 70%. So, kailangan natin alamin ngayon, ano ba yung mga component? Nasaan naman si percent? Ayun. So, sa written works, nandiyan yung mga sheet work. O yung mga module na sinasubmit. Lagay na lang natin dito, sheet work. Equally divided na lang ito. Wag na, hindi na ako maglalagay ng sheet work 1, sheet work 2, sheet work 3. So, yung nilalagay ko na lang is label lang muna. So, label para kay sheet work kung ano yung magiging score niya. Pagpalagay na lang natin, lahat ng component is 100 points. Yan. 1 to 100 yung seat work. Then, module. Paano siya nagsasagot ng module niya? Lagay ko na lang din dito yung check. So, pag, tatlo lang. Ano pa yung isa? Quiz na lang. And quiz. Control C, Control B. Yan. So, tatlo lang yung component para kay ano, written works. Pero pagpalagay natin na bawat isa dyan is 100 points. So, 300 points, kukunin natin yung 30%. Okay, so next, performance task. Nandiyan yung mga activities. So, yung mga pinagagawa natin mga activity. O yung group work nyo. Naglalag naman. Activity. Meron tayong mga ilang activity na. Tatlo na, no? Pito na, no? So, palagay natin yung activity natin yan. Then, lahat ng score. So, sa performance, uma-absent ba o attendance na tinatawag? Ito na lang yung component ko. Attendance. Control C, Control B. Tapos, recitation na lang yung isa. Recitation saka examination. Nagre-recite ba sa klase? Parang hindi. O, last one. Pwedeng lagay ko dito si project na lang. Project. Diba meron kayong group project? Diyan natin lalagay yan. Okay, so exam. Sama natin si exam.
So, next. Siyempre, magkakaroon na tayo ng grades. Lagay ko lang sa isang frame. Dito na lang. Tapos, liitan ko na lang ito. Lagay ko na lang command button para kay grades. Tapos, siyempre, malaking label. Dito mag-a-appear yung grade nyo saka yung equivalent. Pero hindi ko na muna papagawa yung equivalent. Ha? Yung grade na lang muna para mas madali. Alignment, center. Tapos, font. Ayan na natin yung font size. Bagal oh. Not responding. Okay, so ganito yung mangyayari sa pinapagawa ko ha. Okay, so maglalagay ako dito ng tatlong components, tatlong written works. For example, dapat daw 30%. Pero bawat isa nito, bawat label ha, may 100 points. 100 kay seat work, 100 kay module, 100 kay quiz. Sa activity, ganun din. 100 sa activity, attendance 100, recitation 100, project 100, examination 100. So total of 500 dito. Pero ang kukuni lang natin doon yung 70%. Pero tandaan natin ang grading system is 100 points lang. So hindi natin pwedeng hindi sila i-divide. So kaya meron kayong gagawing solution. So, teka lang. Ibahin ko lang yung back color nito. Magkakulay sila eh. So, bigyan ko kayo ng idea muna ha. Bago ko ipagawa. Yan. Dito dapat mag-a-appear yung grades. So, ilalagay ko na lang muna. Lagay ko sa written works lang muna ha. Para may idea kayo. So, sino to? Si text 1, text 2, text 3. Okay. So, label. Anong label yung meron tayo? Label 9. So, label 9 dot caption equals value of text 1 dot text plus value of text 2 dot text plus value of text 3 dot text. Okay, so tatlo yan. So, ang gagawin natin, ilan yung total niya? Kung 100 bawat isa, divide natin sa 300. Okay, tapos kukunin natin yung 100 points niya. So, kasi 100 points lang yung ating grades. So, times 100, tapos kukunin lang natin yung 30%. So, times 0.3. Okay, so ganun yung gagawin. So, enter. O, check ko muna. Play natin. Halimbawa, si seat work naka 100 ako. Si module, 100 din. Si quiz, 100 din. Dapat ang lalabas sa ating grades is 30 lang. Kasi 30% pa lang naman to eh. Okay? So, 210. Bakit 210, sir? So, yan yung gagawin natin. Kailangan maging 30% lang siya. So, i-check ko lang muna si formulas. So, caption. Ah, hindi ko nalagyan ng open and close parentheses. Kailangan kasi mag-add ka muna bago ka mag-divide. O, play ulit natin. So, 100, 100, 100. So, 30 lang. So, kapag bumaba ka dyan, for example, mababa yung quiz mo, hindi mo makukuha yung 30 points. Okay, naintindihan po ba? Uy, so good. Yes po, sir. Okay, so kaya nyo nang itapusin yan? Basta't 100 points bawat isang label ha, yung ilalagay nyo sa text box. Pero pwede namang mas mababa sa 100 yung score para lang makuha yung grades. Nakagets po ba? Sir, paano po na namin i-integrate? Ano yan?
Paano i-ano? Paano po namin, sir, may integrate, sir, yung written work sa performance task? Ay, dadagdag mo lang dito sa formulas. Dagdag ko ah. So, plus, open parenthesis, value of text for or dot text. Copy ko na lang muna to. Kasi apat yun eh. Control C. Ah, lima pala, no? Plus, control B. Plus, control B. Plus, control B. Ilan ba yung performance task ko? 1, 2, 3, 4, 5. Lima. Isa pa. Plus, control B. Ngayon, babaguhin ko na lang yung number. 4, ito yung magiging 5. Ito yung magiging 6. Ito yung 7. Tapos, ito yung 8. Tapos dahil nag-open parenthesis ako, magko-close parenthesis ako ngayon. So, i-divide ko siya ngayon sa 500 kasi 500 yung limang label. Tatatimes ko siya ngayon sa 100 lang kasi up to 100 lang yung grades. Tapos itatimes ko ngayon siya sa 0.7 kasi 70 points lang yung performance. So, yun lang. Tingnan natin. Okay, so ang seat work ko is 100. Para ma-check lang natin na tama, i-100 natin lahat. So, see, 100, 100, 100, 100, 100. So, ang grade ko is 100. Maraming salamat po, sir. Tinapos nyo na po. Ay, di pa po. Baka kalimutan nyo po yan. Huwag kayong pakasigurado. So, joke lang. Okay, stop recording muna ako. O, tignan mo, tulala, oh. Grabe yung bagal ng internet.